Hi guys, so welcome back to Tranquilla Pet TV. Today, isi-share ko sa inyo kung paano ko nagbe-maintain ng aking mga gamit. So pumapasok din ako sa selling part. So yung mga hamsters ko, may mga nakakita kasi sa posts natin sa Facebook, sa YouTube, yan. So maraming nag-i-inquire kung magkano ang hamsters sa akin. So dito, hindi ko naman di-discuss kung magkano ko binibenta. Pero sinasabi ko sa inyo, affordable naman. Woohoo! Tapos bakit ako nagbibenta at paano ko binibenta? So ako nag-o-offer kasi ako ng free ng delivery. Minsan free, minsan hindi, lalo na pag malayo. So ngayon papakita ko sa inyo muna kung ano-ano yung mga ibibenta ko ngayon. So may nag-request sa akin ng 2 pairs. So ang na-request sa akin ay yellow banded, ayan, brown banded, tsaka isang gray banded. So yung isa nandun pa. So ipiprepare ko lang. So sa ating delivery, paano ba ako magde-deliver? Ako yung nagde-deliver. Tapos depende sa layo ng lugar kung mag-a-add ako ng delivery fee. Kung malapit lang naman, kung sa kanto lang naman, wala na yon. Okay? So, gagamitin lang natin sa pag-deliver ay ito. Yung mga ganyan siya. Hindi ako nag-ano ha. Yan. Okay, medyo sakto lang yung taas niya para ayun, isang dangkal kulang pa para hindi makakakyat sila. So, kasya na yan. Bakit ito? Kasi pag ito, open yung space niya na hanginan, so hindi sila maiinitan. Kasi delikado yung paglalagay sa karton, lalo na pag mag-deliver tayo ng tanghalik tapat o mainit. Kaya ito. Pero ako, kahit tanghali pa yan or sa umaga, ito yung pinaglalagyan ko. Tapos pinaparelli ko na lang sa tao yung lalagyanan nila. Okay? So ngayon, ang gagawin ko naman, ako, as much as possible, ngayon ay 7:30 ng umaga. So 7:30 ng umaga, dapat ganito yung ideal para sa akin mag-deliver kasi malamig pa. So ngayon, maiiwasan yung tinatawag nating heat stroke para sa mga alaga nating hamsters. Kasi ang mga hamster ay very, talagang prone sila sa heat stroke. So para maiwasan natin yon, kailangan mag-ano muna tayo, mag-deliver tayo ng tamang oras. Okay? Or kung tanghali naman, pasigurutin lang natin na medyo makulimlim, okay, hindi maiwasan, mainit talaga, isiguraduhin na lang natin well-ventilated yung delivery, yung paglalagyan natin sa kanila habang nag-deliver tayo. So,
biyahe. Nakuha na yung ating mga hamsters sa ating ama. Wala na. So wala na. So uwi na tayo. Okay na tayo. At explain ko sa inyo mamaya. Explain ko sa inyo kung bakit ako pumapasok sa pagbebenta nilang hobbyist. So yun guys, so welcome back. At so nakarating na tayo ngayon dito sa bahay. So ngayon, talagang yun nga, bali explain ko lang bakit ako from hobbyist, no? Sa nag-aalaga ako, bakit ako pumapasok sa mundo ng pagbebenta. Kasi unang-una sa lahat, kailangan ko rin ng pang-sustain sa pagkain ng mga alaga ko. So meron ako ditong tatlong uri ng isda, tapos talaga naman yung mga isda na yung flower horn, beta. Apat, beta guppies, angel fish and flower horn. At isa pa doon, talagang meron akong fry, meron akong juby, meron akong grow out, meron din akong mga adult. So sa lahat yon. Tapos meron din ako dito mga maliliit na danyos. Yan, yung mga zebra. So inaalagaan ko yan sila, tapos plus itong mga hamster ko. So ngayon,
kailangan ko talagang magbenta din. Kasi yung perang nakukuha ko doon sa pagbenta, yun yung binibili ko ng pagkain nila. Okay? So, iba din, hindi lang pagkain, ito cost na to, medyo mahal din to. Kasi scented to eh, may amoy. Hindi siya ganun ka panghe. Pag ganang sobrahan, syempre papanghe rin siya. Pero with moderation lang. So ngayon, kaya ako binibenta rin ito kasi para meron din akong pang-sustain o pang-maintain sa kanila. So that yung aking sinasahod sa aking work, so hindi ko nagagalaw yun para rin ito sa kanila. So nagsiself-generate siya ng income na pang-sustain din sa kanila. Pangalawa, ang mga hamsters, mabilis silang dumami. Okay? So nanganganak sila, kinokontrol ko yun. Kung hindi ko, kung wala, kung hindi ako marunong mag-control, talagang sobrang dami nila and I have to mag-overpopulate sila at the same time baka hindi ko ma-maintain. So ngayon sa pagbebenta ko, nababawasan ko din yung bilang nila. Ayun. So ngayon, ito na lang yung tatlo na lang yung maliliit ko. Tapos andun yung mga breeder cells ko, mga nakapagpahinga na rin, mga isang buwan na rin sila. All 1 to 2 months na hindi nanganganak, na pinagpahinga ko, pinataba ko sila. So ngayon, pwede na sila ulit mag-breed. So masaya naman ako ulit kasi makakapag-breed naman ako. So yun, pangatlong point ko is that nakukuha ko yung ano, yung aking advocacy na magkaroon ang mga bata ng kani-kanilang affordable na alaga. Kasi nung ako'y bata pa, talagang ang mga ganito napakamahal. Isang piraso para nasa 150. Ewan ko lang ngayon. Pero ako ngayon, talagang pagbata yung kausap ko, talagang sinisituit ko na ang hamster ay abot kaya lang nila. Kasi ina-advocate ko dito yung pagkakaroon ng sarili nilang alaga at matututos ang mga bata na magkaroon ng responsibility. Dahil sila yung nag-alaga, sila magpapakain, sila yung maglilinis ng kanong kulungan, or ang mas maganda pa dyan ay sila yung mag-iipon para pambili ng pagkain, pag-maintain. Kasi dito sa pagiging bata nila, bali binibigyan natin sila ng pagkakataong ma-develop in them yung salitang responsibility. Kung atin pong hayaan yung mga anak natin na lagyan ito, alagaan sila, i-maintain sila, i-sustain sila, i-finance ang mga ganito. Kasi bibili ka ng tubig, bibili ka bottle water, bibili ka rin ng kulungan, bibili ka nitong pusot, eh laging ito, pinapalitan itong mga pusot na to. Tapos yung pagkain, kailangan, eh pinarindin, papakainin mo. At higit sa lahat, mabubuhay. So dito, sa pag-aalaga ng mga hayop o mga animals, so ito, kagaya ng hamsters, maalaga natin sila. At ito yung parang training ground ng mga bata. So yun yung tatlong dahilan bakit ako nagbebenta. So hindi lang po ito pera-pera, hindi lang po ito para makabawas ako ng mga hamsters ko dito, kung hindi din para makatulong ako sa development ng bata pagdating sa paghawak ng isang responsibilidad. So guys, so maraming salamat ulit sa sinamahan nyo naman ako sa panibagong araw na to. At sana may nakapulot ng aral, at kung bago lang tayo sa akin channel, please subscribe. Makakaano naman ako dyan. Makikisuyo naman ako na ano, i-like natin ang ating YouTube channel. Maraming salamat. Magandang gabi. Ay, magandang araw. Bye!